Maganda mag... Mr. Duterte. Yes, ma'am. You ever overheard in a certain incident? That you threatened a certain Alfredo Mendoza. Kala mo na sa simbahan ka, naka-echo eh. Alfredo Mendoza. And what is really reprehensible is that 2 days after you threatened Mendoza, he was found dead with a gunshot wound in the head. What the hell is happening to my Ituyo City? So, ambot. Ambot is, ewan ko. Ambot sa langaw. Well, anyway, trabaho niya yan. And I said, ma'am, if you have the goods on me, if you think that the proof would be enough to prosecute me, file the case in court. I'd be happy to see you there. One. Duterte, Duterte. Duterte ka dyan. Puta, bantay ka. Unang gaya ka. Totoo. Ako lang ho ang Bisaya na naging mayor sa Davao in the entire 78 years. Hindi na nanalo ang Bisaya doon. Kasi wala naman siyang ginawa kung hindi mag-inom. Ito mo naman, taga-Davao. Hindi mo ito. Taga-Davao. O, tignan mo. Ba't kayo nandito? Nag-hold up kayo? Bagay, medyo bumagsak ako. Dalawang beses ako kumuha ng economics. Ordinaryo lang ako eh. Hindi naman ako valedictorian. Eh, ako to. Definite, Umel. O kunding ano sa buhay ko. Actually, naiinggit ako sa inyo. Kasi hindi ako pinayagan ng mga brothers pati pare mag-graduate. I was not allowed to take part in the graduation exercises because on the last days of our for the year, mag-graduate na, we're practicing yung ensayo na kung paano mag-ano ng diploma to take a bow. And then suddenly, there was this happening inside the school. Huwag na natin pag-usapan yun. Kasi magagalit yung pare, pati... So I got expelled. So I was not allowed to join the graduation. So ako naman umuwi na lang sa Davao because at that time, expelled ako. Anong nanay ko nagtanong, sabi niya, Rodrigo, kailan ba ako pupunta ng Maynila? But I kept assuring her that graduation was coming and, you know, as a mother, excited as I was, she was inihari. Sabi niya, noon kasi tawagan lang sa probinsya, you call PAL and place a reservation. And pagdating mo sa airport, bayad ka lang. That was the time and that was the environment. So, sabi niya, kung may graduation ata, nabasa ko sa ano, newspaper. Sabi ko, ma, sabi kasi ng pare, magulo. Magulo talaga ang Mindiola noon. We were the martial law lawyers. We took the bar under immense pressure. You know, every 300 meters, andoon yung Metrocom. At lahat yung matataas na buhok, ginupitan. Those were the times, so it was not really good for anything except maybe to go home and relax. Sabi ko, masabi ng pare kasi magulo ang Mindiola. And may mga pillbox kung saan-saan naglipat. Nagmisa lang kami sa Abbey Chapel. At binigyan kami ng diploma na wala naman laman.
para sabihin lang na definitely the graduation will take place. But maybe during a more somber time. So, wala naman ang nanay ko. So, finally, on review, the faculty sa law, San Beda, decided to pardon me and allow me to take the bar. Kasi kung hindi nila ako certify, paano makakuha that I have graduated in the course of the College of Law? So I was allowed to take the bar. I was certified as a graduate. So nakakuha ako ng bar sa awa ng Diyos. Pasa naman kami. 73, I became a lawyer. Kaya dyan ako nag-oath noon. Many years after, I don't know if they're still around, may crush kasi ako ng isang... istorya lang man ito. She was that lady na makita mo doon sa St. Alsem's building. If you go up, yung babae na, I don't know if she's still around, yung babae doon nakaupo na may lunal dito. Kasi kung nandito, pasapakasalan kita, ma'am, pag nabiyuda ka na. Talagang crush kita. And every time that I mag-akyat ako, tinitingnan ko siya. Alam niya na may gusto ako sa kanya. Ang problema, hindi ko alam kung may gusto siya sa akin. From a distance. But she knew that I was her admirer. Yung pag-akyat mo, mayroon doon window. Parang, I don't know if it's the cashier, pero doon sa left side pa-akyat. Ma'am, if you are still around, can I just maybe shake your hand? I don't know, teacher. So, many years after, si... Wala man tayo mag-home. After my speech, nobody talked. So, would you rather that we go home? Pari mo, chismis muna tayo dito. Istorya mo lang itong graduation kasi. Many years after, pumunta sila sa church. Ito pa na yung istorya. Ano oras na? Ito 8:38. Okay. Pwede pa ho. Ako talaga, matindi talaga ako. Yung matindi ako pag, lalo na yung mga kriminal. Minsan, binigyan ako ni, namatay na yon, Colonel Ariola, yung ang nagpalit kay Lorenzana dito sa 75th Battalion, Ranger Regiment. So, one day, pumunta sa bahay, very early, sabi niya, Mayor, may encounter kahapon. Minarecover kami na carbine. May mahilig ako sa baril eh. Ano ito? Parang bago. Talagang bago pa. Green. Yung green pa yung balot. Sabi ko, salamat ha. So, iyon na yan. Tapos yung asawa ko, yung unang asawa ko, si Zimmerman, pati si Inday, 16 years old pa yan, paalis sila. In my excitement, sabi ko, nandali, mag-toothbrush lang ako, tapos mag-ilamos. Wala nang ligo-ligo. Wala, buwantang judurat, diritso. Sabi ko, hatid ninyo ako sa barracks. Barracks ang tawag namin yung kasi sundalo yan noon eh. Pagdating ko, tumindig yun si Abaday, yung chief of police. Oh, Mayor, sabi ko may binigyan ako ng army ng ano, para hindi ako ma-illegal possession. Isuhan mo ako ng galing sa opisina ninyo, sa property, na inyo to, tapos ano, mission, memorandum receipt, admission order para madala ko sa labas. Noong puna ako doon, dumating itong mga police na buang kasi sabi ko, may tao noon na yung over-over. No, yung ano pa, ang mga babae niyan, it was fashion na, it was divo at that time na mayroon kang ganon. Fad yun eh. Pero may isang mga gago dito, lapitan yung babae tapos sabihin, pwede mahiram sandali kasi may hood up dyan. Tawagan lang namin si Mayor. Gamitin nila yung pangalan ko. So,
ang tao, ano kaagad? Ah, si Mayor. Di ibigay, itakbo na. Tatlong beses na. Di sinabihan ko yung pulis dyan. Tang ina, sabi ko, pag hindi niya nahuli, bantay kayo sa akin. I'll give you 24 hours. So, ganun ang takbo ng events. So, tamaya, yung pulis na kahuli, dumating. Sabi niya, Mayor, nahuli na namin yung magnanakaw ng radyo. Gusto mo, dalhin namin dito? Kaya, bugin ko yung putang inang yan. Sabi ko, maraming media dito magdatingan. Sabi ko, doon lang sa 431st building, ito yung sa army noon, PC. Pulis na ngayon yan, quarter. Kaya, puntahan ko lang. Sabi ko, di ba, basket yan sa likod mo yun? Sabi ko, hindi. Umaya, yun ang usapan. Dito mga pulis, mga bae, lapit, maraming pinipirma yung chief of police. Maya, bigla lang nung, may, dito sa, nakaupo ako dito, nakatalikod. Sabi niya ba, ni Abaday, sa tangin ng Abaday, ano, ano, sarap patayin, patay na eh. Sabi, oh, yan o, ano, yan, yun lang sinabi niya, oh, yan. Nakita ko butas yung t-shirt, nakatsinilas, ang kukup, kagdumi pa ng yawa. Tumindig ako. Tingnan, ano, tumindig ako. Nag-iba na ang mukha ko. Sabi ko, putang ina ka. Ibisi siya doon sa mga dalawang policewoman. Hindi nila napansin yung drama, evolving na drama. Putang ina ka. Paglabas, di ba may parang concert doon na harap ng, yun ang standby ng polis, parang nipahat. May bamboo. Para lang, parang waiting room doon, mga polis. Paglabas.